Dito sa Robinson's Mall Novaliches, matatagpuan ang training gym ng iKick Taekwondo Peak Performance. Kung saan maririnig dito sa gitna ng mall ang lakas ng hiyaw at sipa ng mga kabataan. Katumbas nito ang determinasyon at pag-asa, hindi lang sa pagiging mahusay na atleta, pati na rin sa buhay. Sa sports edition ng Saksi Ngayon, pag-uusapan natin ang isang sport na pamilya sa mga Pinoy at sa mga kabataan. Tatalakayin ito ng training director ng iKick Taekwondo Peak Performance na si Coach Nap Dagdagan Jr. Driving force mo para mag-put up ng isang school like iKick Taekwondo Peak Performance? Yung drive na nagtulak sa akin was really to help kids, lalo na yung mga less fortunate. Because Taekwondo is a very expensive sport. So I want to be part of it, helping these individuals achieve their dreams and become athletes, national, international. So we've done that before and I want to continue doing that by developing good instructors and coaches, managing them, teaching them to develop good players as well. So yung nagawa ko before, I want them to duplicate it para mas marami tayong matulungan. Ayon din kay Coach Nap, bukod sa self-defense at galing sa martial arts, mahalaga pa rin ang wastong pag-iisip at disiplina sa sports na ito. Really instill in our students, no? The self-confidence, modesty, indomitable spirit, perseverance, and etiquette. These are the core values that we really instill in our students for them to really develop that discipline. Because if you don't have this, I think you will never excel in Taekwondo or in any sport or in life. So ito talaga yung pinupukpok naming i-share, i-develop sa mga estudyante. One thing na tinanong ko sa iKick Taekwondo is yung time management mo and your responsibility. Kasi when it comes to Taekwondo, kailangan may discipline ka. Hindi ka talaga aasa lang sa talent mo sa Taekwondo. It's really hard work. So parang sinasabi nyo sa sports na don't just settle with talent. Settle rin with hard work na. Galing pa po ako ng Rizal, and kahit na malayo po, sabi nila if I train, makakapag-improve ako. Ilang talaga is discipline, and kung gusto mo talaga yung bagay na yun, kailangan paghirapan mo siya kasi hindi mo siya matutupad or maaabot kung hindi ka magpupursige para ma-achieve yun. iKick really shows and fosters discipline. Because first and foremost, Sir Nap really wants us to do our best, not only in Taekwondo, but also in our academics and how we handle relationships within our team, our parents, and our seniors. So discipline was really a big factor that we learned from him. Masaya naman si Coach Nap na ang sports na Taekwondo ay nagbibigay daan para maging tulay sa mga piling kabataan. Mga kabataan na may angking galing at talino para maging scholar ng kanilang partner school at state university. But through Taekwondo, I was able to, yun ang naging bridge for us to connect. And siguro, maybe it's a destined to meet and to help, to be able to help these kids, these individuals. But it requires really commitment. Hindi yung tutulong ka lang, tapos one-sided. But before naman namin tulungan yan, they also have to help themselves. Ako, I was blessed to have very supportive schools. Way back 2019, pumunta ako sa DPS para mag-aral at kinuha ni Sir Nap. Then 2021, nag-aral na ako sa UP. And yung iKick na tulungan niya talaga ako,
especially sa mga conditioning ko sa mga laro and sa proper guidance ni Sir Nap, lagi ako nananalo sa mga national competitions. After ng mga gold medals na nakukuha ko, pinunta ako ni Sir Nap sa UP nung nag-college na ako. Then, hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin yung guidance ni Sir Nap sa akin sa UP. Sa scholarship po namin, yung tuition fee po, ma'am. Tsaka may allowance din kami kada sem. Tapos saan kayo na? Sa UP po, dorm ng UP. So, pati ang dormitory is free? Hindi po. So, yun ang binabayaran? Apo. Sino nagbabayad? Kami po. Pero may student, may athlete discount po kami. Yung pinambabayad po namin ng dorm, yung ano, kada weekend po, nagtuturo po kami dito sa IT. Ngayong college na po kami. Yun po, nakaka-help para sa amin. Yung pagtuturo dito. As a UP scholar, I'm privileged enough to have a good education and to help my family back home that they don't have to pay for my college tuition. Taekwondo is life talaga para maabot ang pangarap. Araw-araw na ensayo at pilit na paghahati ng oras para sa sports at pag-aaral. Para maging magaling na atleta. Most of the athletes na active sa competition, minsan halos araw-araw sila nagte-training. Pero dito po, yung schedule namin, Wednesday, Saturday, and Sunday lang. So, nakakasama nila yung mga players na mga mas mababa yung belt level. So, yung intensity ng training ng mga active members talaga na varsity, tuloy-tuloy sila. Kahit sa school nila, mag-training sila, pupunta sila dito ng weekend, training pa rin. O, halos taekwondo is light sila, parang ganun. Payo ni Coach Alfie na kahit mahirap mag-ensayo, hindi dapat ito hadlang para mas mag-positive, lalo na sa mga atletang nire-recruit nila. We push them to have the attitude of a taekwondo player. So, yung attitude as a taekwondo practitioner, nandun pa rin. And then, yung sense na kailangan nila mag-strive para makuha nila yung goals nila step by step, step by step at a time. And from like yung mga public school players na nire-recruit namin, we give them hope na ma-achieve nila yon. Then, we push them to the limits na kaya nila. Then, yun, that way, yung perseverance nila mas lalo nag-i-improve. And, ayun, slowly ma-achieve din nila yun. Malaki ang nagiging papel ng taekwondo sa mga taekwondo gyms ng IKIC. Dahil sa bawat hiyaw at sipa, katumbas rin ito ang disiplina na maging magaling hindi lang sa kanilang sports, pati na rin sa hamon ng buhay. I would like to thank everyone who helped me throughout my journey for believing in me, especially Sir Nap for giving me these opportunities to assist here in IKIC, to become a student athlete in UP, and I'm excited to have a bright future ahead. For yung mga gusto magpatuloy sa taekwondo, is maniwala lang kayo sa beauty ng mga pangarap nyo. Kasi mahirap talaga sa simula, or wala talagang worth it na madali lang makuha. Pero once na andun na kayo, once na nahihirapan kayo and naabot nyo na yung pangarap nyo, masasabi nyo na in the end, naging worth it lahat. And I've learned how to become a champion in taekwondo, but not only there, but also in life.